Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman ang mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Giselle, guro sa ikaunang baitang ng Buaya Elementary School mula sa Division of Lapu-Lapu City, Region 7, na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa yaman na isang pamilya na hindi may pagpapalit ng kahit na anumang bagay dito sa mundo, na pinamagatang Ang Natatanging Yaman, na isinulat ni na Renali Estrella at Shirley Bautista mula sa Giginto Central School Division of Bulacan, Region 3, at iginuhit naman ni na Gary Lopez at Ruel Kendoy ng parehong division. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook narration ni Jezel May M. Tumulak. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Ang Natatanging Yaman. Sa barangay Bagong Bayan, karamihan sa mga ama ng pamilya ay nangingibang bayan, kaya sa mga gamit, sila ay sagana sa tahanan. Ngunit, may isang pamilya na namumukod-tangi. Pinili ng ama na sa piling ng kanyang mag-anak manatili. Ito ang pamilya mapanatili. Simple ang kanilang buhay. Hindi man mayaman sa mga material na bagay, sagana naman sa panahon at pagmamahal. Si Mang Billy ang ama ng pamilya mapanatili. Sapat ang kinikita ni Mang Billy para sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Para sa kanya, mahalaga na ang pamilya ay laging sama-sama. Sa tahanan ng pamilya mapanatili, sila'y laging nakangiti. Sabay-sabay rin manalangin bago kumain at matulog. Isang araw, napansin ni Mang Billy na malungkot si Lily. Nilapitan niya ang anak at tinanong kung ano ang problema. Anak, mukhang may bumabagabag sa iyong damdamin. Maaari ko bang malaman para matulungan kita? Puna ni Mang Billy. Kami po ay may takdang aralin. Pinasusulat kami ng isang talata tungkol sa yaman ng pamilya. Malungkot na paliwanag ni Lily. Hindi ka dapat malungkot. Napakaganda ng ipinagawa ng inyong guro. Nakangiting wika ng kanyang tatay. Wala po akong maisip na yaman natin. Hindi tulad ng mga kapitbahay natin na marami ang kagamitan at kasangkapan sa tahanan. Malungkot na sagot ni Lily sa kanyang ama. Lily? Hindi lamang ang dami ng gamit sa tahanan ang sukatan ng yaman. Tandaan mo anak, kahit na simple ang ating pamumuhay, tayo ay mayroon pa ring yaman. Tulad ninyo, ikaw, ang iyong ate Lulu at ang inyong nanay ay ating kayamanan. Pahayag ng kanyang ama. Ang kaninang malungkot na mukha ni Lily ay biglang napalitan ng ngiti sa labi. Naisip niya na tama ang mga sinabi ng kanyang ama. Salamat po, tatay! Dahil sa inyo, ay makasusulat na po ako ng isang magandang talata tungkol sa yaman ng ating pamilya. Masayang tugon ni Lily. Agad na kinuha ni Lily ang kanyang ballpen at notebook. Agad niyang isinulat ang natatanging kayamanan ng kanyang pamilya.
Kinabukasan, maagang gumising si Lily upang pumasok sa paaralan. Siya'y agad na nagbihis ng kanyang uniforme. Tulad ng nakaugalian ng kanyang pamilya, sabay-sabay silang nagdasal bago kumain ng agahan. Pagkaraan, nagpaalam si Lily sa kanyang mga magulang nang may ngiti sa labi. Sa loob ng silid-aralan, masaya at buong pagmamalaking binasa ni Lily ang kanyang ginawang talata. Binanggit niya na, "Simple man ang aming buhay, mahalaga na kami masaya at buo ang aming pamilya." Nariyan ang kanyang tatay na piniling manatili at maglingkod sa sariling bayan. Ang sama-sama nilang pagdarasal, pagkain at pamamasyal ay mga karanasan na hindi malilimutan. Isang kayamanan ang mga ito na nakatago sa puso at isipan, at kailanman hindi makukuha ni numan o mawawala man. Ito ang natatanging kayamanan ng pamilya mapanatili. Matapos marinig ang sinulat ni Lily, ang lahat ay nagpalakpakan at siya'y hinangaan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ay may natutunan kayong mga aral. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ani ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.